araw po sa inyong lahat. Muli po tayo magkakasama sa online video na ginagawa natin upang patuloy natin maihayag, mapakinggan at mapag-aralan ang banal na salita ng Diyos. Sa araw pong ito, tayo po ay babasa muna po sa aklat ng pangalawang hari, kabanatang 4. Ganito po ang sinasabi, minsan si Elisay pumunta sa Sunem, may isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik nga noon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisihan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, isang taon mula ngayon ay mayroon kang anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong asahin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita, at tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos isang taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama, kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa kanyang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay pinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinira ang pinto at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang astong masasakyan ko, pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At nagnakbay sila papunta sa bundok ng Carmel na kinaroroon ni Eliseo. Nasa daan pa lamang natanaw na nila si Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita. Salubungin mo, kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuli ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay at hanggat buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Pagkasabi nito, lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya.
Samantala na una si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapa niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses. Saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Mga kaibigan, ito pong ating binasa ay pinamagatan po nating what is only reward in doing good? Think po, what is only reward in doing good? Makita po natin, mga kapatid, ang istorya na nagpapakita po sa atin ng isang mga malahimaliang ganti sa ginawa pong kabutihan ng babaeng Sunamita. Alam natin po na kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, no? Nang may katapatan at naglilingkod tayo sa Kanya nang may kainaman, tayo po ay makararanas ng mga blessing and rewards after all the things that we have done. Ito po ay isang pagpapaalala sa atin ngayon na sa kabila po na ito'y naganap, nangyari, 4,000 taong mahigit na ang nakalilipas, makikita po natin ang tuloy na katotohanan na ang Diyos ay magpahanggang ngayon at sa darating pang panahon ay magkakaroon siya ng tunay na gantimpala sa ating mga sumusunod sa Kanya ng may katapatan. At dito po sa atin ngayong pag-uusap ay nais ko po nating bigyan ang mga pangyayaring ito ng 3 balangkas. At una po ay mapapansin po natin dito yung pagpunta-punta ni Eliseo kasama ng kanyang katulong na si Gehazi sa lugar ng babaeng Sunamita. Ministry, in other words. At iyon po ay bagay na kung saan ay pinakikita sa atin na tayo ay nandoon pa rin sa pagpapakalat ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. At isa sa magandang ating pong tanawin, balikan, sa pangyayaring ito na marami po sa atin sa panahon ngayon ang tunay na nagkakaroon ng pagmimisyon sa iba't ibang lugar. At si Eliseo kasama si Gehazi ay ito ang kanilang tinatawag nating sa ngayon ministry, no? At yung pong babae na Sunamita ay nagkaroon po ng kagandahang loob na bigyan ng silid itong mga lingkod ng Diyos. At doon nga po ay nagkaroon naman ng tunay na pagtanaw ng utang na loob ang ginawa ng babaeng Sunamitang ito sa mga lingkod ng Diyos. At yung pong pagpapagawa ng silid sa kanila ay isang napakagandang gawain na ipinakita po ng babaeng Sunamitang ito sa mga lingkod ng Diyos. So po, dahil po sila ay dumarating at nagpupunta sa lugar na iyon, ay nagkaroon din ng kaisipan ang mga lingkod ng Diyos na gantihan ang ginawa ng babaeng ito sa kanila. At yun po ay dumating doon sa punto na ano yung pangangailangan na pwedeng maibigay ng babae ay ng mga lingkod ng Diyos sa babae. At isa nga po ang naging pangako ay yung pagkakaroon ng anak. Kaya yung ating pong
puntusan dito, unang balangkas ay a promise to have a child in her husband's old age. Sa pangako po ng lingkod ng Diyos, mula sa Diyos, of course, ay pagkalooban, makasumpong sila ng isang anak sa kabila ng may katanda na ang kanyang asawa. At yun po ay makikita natin sa talatang 15 ng ating pong binasa. No? Pinangako po, sa madalit salita, ang babaeng Sunamita na siya magkakaroon ng anak sa susunod na taon ng pagbabalik nila sa lugar na yon ng mga lingkod ng Diyos. At yan po ay naganap. So, ipong nating makita rito na yun po ay isang reward. Iyon ay isang blessing na matatawag po natin doon po sa babaeng nagbigay ng magandang bagay sa lingkod ng Diyos. At of course, sa kanilang karanasan, sa tagal po nilang walang anak, yan naman po ay katotohanan na kapag ka ang isang ina ay nagkaroon ng anak, sa lalo pangat sa hindi nila inaasahan, ay kagalakan po itong matatawag para sa kanila. Iyan po ang isang patotoo sa atin ng mga pangyayaring ito dahil po doon sa sinabi ng lingkod ng Diyos na siya ay magkakaroon ng anak. Yung pong mga imposible na bagay ay posible pong maganap sa mga naglilingkod, sumusunod, nagtitiwala, of course, sa Panginoon. Kung babalikan po natin ang istorya ni, kung ating po babalikan po ang talata, ito po sa aklat ng Isaiah, chapter 3, verse 10. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. Ito pong bahagi ng sinabi po ng banal na kasulatan sa aklat ni Isaiah, yung mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. Yung pong ginawa ng babae, no, sa lingkod ng Diyos ay nagbunga. Ang bunga ay yung bigyan sila ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng lingkod ng Diyos sa kanya. At ito po ay masasabi nating isang kapakinabangan para po sa mga naglilingkod sa mga lingkod ng Diyos. Yan po ay isang katotohanan sa atin pong panahon ngayon na ang blessing or only reward ay pwede po nating matikman o maranasan. As long na tayo po ay naniniwala sa pangako ng Diyos at ginagawa po naman natin ang ating tungkulin, gampanan na mayroon pong sinseridad ng lahat ng ito, tayo po ay makatatanggap ng gantimpala mula sa ating Panginoon. Kung maalala niyo po si Sarah po ay hindi rin nagkaanak dahil siya po ay baog, no? At nakita po natin sa pangyayari na matapos pong pangakuan ng Diyos, si Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa, ay naganap po ito sa edad na hindi na po posible. Pero sabi nga natin kanina, ang imposible sa tao ay magiging posible sa Diyos. At sila po ni Abraham ay nagkaroon ng blessing. Marami pong pagpapala ang tinanggap ng ating ninunong si Abraham doon sa panahon nila ng iyon sa kadahilan ng pangako yun ng Diyos. Kaya pag ang pangako ng Diyos ay atin pong itong isinasaalang-alang, tayo po ay tunay na makakakita ng mga walang patid na gantimpala o pagpapala. Kaya po isa yan sa atin pong nakikita sa ating pong pinag-aaralan ngayon sa bahagi po ng istorya. Pangalawa po ay ating pansinin dito, yung pong
a trust on the word of the servant of God. Kung ating pong pansinin yung verse 21, mga kapatid, dito po sa salaysay na ito, ang babae po ay hindi na umaasa na magkakaanak siya. Pero nakita po natin yung binigay sa kanyang pangako, naganap ito, ting naman po sa punto na lumaki ang bata, subalit hindi rin nagtagal, ito ay namatay. Di po ba? Nakita po natin yung pangyayaring ito. At doon nga, napapansin natin yung tiwala, no, na sinabi ng salita ng lingkod ng Diyos ang siyang kanya pong pinanghawakan. Bakit po natin sabi yon? Kasi po kung papansinin natin, yung pagpunta o yung paglalagay ng bangkay ng anak ng babaeng Sunamita doon sa silid ni Eliseo na lingkod ng Diyos, ay bahagi po yan ng tiwalang masasabi natin dahil po ang lingkod ng Diyos ang nagsabi sa kanyang magkakaroon siya ng anak. At doon dumating na ito ay nawala ng buhay o namatay, ay kanya din ito ibinalik doon sa higaan ng lingkod ng Diyos para po ipakita niya yung tiwala niya doon sa sinabing iyon na lingkod ng Diyos. At yun po naman ay kanyang iniwan, samantalang gusto niyang puntahan ang lingkod ng Diyos na si Eliseo para sabihin o ibalik yung hindi naman siya umaasang siya yung magkakaroon ng anak, pero dahil nga pinangako o ibinigay o pinangako ng lingkod ng Diyos na siya magkakaroon ng anak, kaya ang ginawa nitong Sunamita ay pinuntahan si Eliseo. Sa ating pong binasa, nakita po natin yon. At doon sa pagpunta niya, ay hindi niya po ito iniwan hanggat hindi siya mismo o si Eliseo mismo ang pumunta doon sa bangkay ng kanyang anak. Ito po isang pagpapakita rin na ang sinabing ito ng lingkod ng Diyos ay pinagtiwalaan ng babaeng Sunamita. Yan po ang isa nating makikita dito sa pangyayaring ito. At bakit ko po ito sinasabi? Dahilan po na handoon nakapasok yung ginawa niyang mabuti sa lingkod ng Diyos. Of course, meron po yung ganti na tatanggapin ang babaeng ito. Hindi po natin mababaliwala ang ginawa ng babaeng ito sa lingkod ng Diyos na mismong ang Diyos ang siyang kumikilos sa mga pangyayaring ito dahil siya ang nag-uto sa lingkod ng Diyos na gawin yung mga pinagagawa ng Diyos sa kanya. Maging sa ating panahon ay gayon din po ang siyang dapat nating maisaalang-alang dito. Tiwalaan po natin o pagkatiwalaan po natin ang ating mga lingkod ng Diyos na nagsasabi po ng katotohanan, ng may tapatan, nakikita sa buhay, at ginagawa ang talagang gampanin bilang mga tagapangaral o bilang mga lingkod ng Diyos. Yan po ay bahagi ng ating pong kasaysayan dito sa ating bansa. Marami po sa atin talagang nagbigay ng buhay na maglingkod sa ating Diyos dahil sa pagkakatawag na ginawa din naman ng Diyos sa kanila. At ito pong babaeng ito, para po ating balikan, ay yun po ay kabahagi na kanya po itong ginawa dahil yung lingkod ng Diyos, alam niya sa bahagi ng unang binasa natin, ay binabanggit po niya, ito'y banal na lingkod ng Diyos. Kaya ginawa nila ito ng silid. Sa mga kapatid, nakikita po ng babae na yung gampanin ng lingkod ng Diyos na si Eliseo ay isang mabuluhan. So, yun ho ang isang ganti na nakikita natin dito sa ginawa po ng babae. Yung tiwalaan niya ang sinabing ito
ng lingkod ng Diyos. Kung kaya't yung anak niya, kahit na siya, kahit na ito'y namatay, ay handun pa rin ang tiwala na puntahan ang lingkod ng Diyos at siya mismo ang makasama papunta sa kanilang bahay. At yan po ay mayroon pong tayong mababasa, no? Sa aklat po ng Isaiah 50, talatang 10. Ang sabi po dito, kayong lahat may paggalang kay Yahweh at sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaari ang landas ninyo ay maging madilim. Gayun may, magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Ito po ay makikita natin dito, mga kapatid. Yung sinabi po ng banal na kasulatan, kayong mga lingkod o kayong lingkod ng Diyos ay maging madilim, no? Gayon man, magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. So ito pong talatang ito, iugnay po natin doon sa babae, no? Bakit po sa babae? Sapagkat pinaglilingkuran niya o ginawan niya ng mabuti ang mismong lingkod ng Diyos na si Eliseo at itiniwala niya sa lingkod ng Diyos na si Eliseo nga po ay handoon yung kanyang pag-asang makikita niya. Hindi man to nasabi ng banal na kasulatan pero nakikita po natin na yon ang kahihinatnan ng ginawang ito ng babae. At hindi naman ho tayo magtataka dahil nakita nga po natin ang mga pangyayaring ito. Ito po ay inilalarawan din, mga kapatid, ng isang Canaanite woman doon sa Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Yung Canaanite woman po, no? Makapapansin po natin dito sa istoryang ito na sinasabi po doon, wala siyang karapatan, in other sense, doon sa paglapit niya at paghingi niya ng pagkain. Itinutukoy po dito yung aso. Pero ang hinihingi po ng babaeng Canaanite ay yung pong habag doon sa kanyang anak na meron pong bad spirit. So ito po ay pagpapakita ng tiwala nung babaeng Kananeo sa ating Panginoon. Tingnan niyo po. Kasi sabi po ng Panginoon, hindi siya pwedeng dumulog o humingi ng pagkain doon sa ating Panginoon dahil hindi siya kakalahi. In other words. Pero nakita po natin, sagot ng babae, kahit yung mumo na nahuhulog sa mesa ay kinakain ng mga aso. So sabi, ibig sabihin, kahit may kabahagi pa rin silang pwedeng tanggapin. At yun po ay nakita ng Panginoon na laki ng pananampalataya ng babaeng Kananeyo. So sa mga katwid, tiwala ang pinakita po dito. Kaya nga sabi ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. So, yan ho ay bahagi ng ating nakikita dito sa ating pong pinag-uusapan na ang only reward ay inhandun po sa paggawa natin ng mabuti. Hindi po mawawalan yan ng kabuluhan. As long na ginagawa natin to mula sa ating pong kalooban. Ang pangatlo po nating makikita rito, mga kapatid, ay yung pong a commitment as the Lord on the Lord's work. A commitment on the Lord's work. Ito po ay nasa talatang 30. Ito po namang pangyayaring ito, pagka pinansin natin, ay yung babae na Sunamita pa rin, ay naging kabahagi po siya doon sa gawain na ginagampanan ni Eliseo. Yung kanyang pagtatalaga. No? Makikita po natin dito, no, yung bahagi nitong babaeng Sunamita, yung pong pagpagawa at pagpapakain sa lingkod ng Diyos,
ay nagiging katuwang po ito sa works of the Lord, or works ng mga lingkod ng Diyos. Kung atin pong pinansin, mga kapatid, yung kanyang ginawang ito, ay makikita po nating napakalaki po ng bahagi. No? Pero yun ho ay may kaakibat na commitment na matatawag po natin. Siya mismo, yung babae po, dahil sa ginawang ito sa ating sa likod ng Diyos na si Eliseo. Naging partner po siya sa ministry. No? Bilang siya ay nagbigay ng silid na ating paulit-ulit na binabanggit at pagkain sa mga lingkod ng Diyos. So, napakalaki po ng masasabi nating bahagi ng babaeng ito sa gawain ng Panginoon. Hindi lang naman po sa area na yon, sapagkat sa maliit man na gawin mo ito sa lingkod ng Diyos, kahit nga isang basong tubig, ang sabi ng Biblia, ay ginawa mo sa ating Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya dito po ay isang partnership na magandang gawin natin ay yung pong sa Lord's work. No? Hindi sa hindi devil's work, sapagkat alam natin maraming mandaraya. Marami tayong nakikita at nabalitaan na nadadaya sa ibang gawain. Quote and quote, siyempre, ilalagay natin po yung ating sarili doon sa isang angkop na at maliwanag na gampanin dapat natin gawin para sa Panginoon. Ngayon po, itong bahaging to ay makikita po natin sa aklat po ng 1 Corintios 15:58. Ano po sabi doon? Ang sabi po dito, mga kapatid, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masipag ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, yan po ay kita natin sa ginawa ito ni Eliseo at nung babaeng Sunamita. Kasi nagpartner po siya sa ministry in terms of gawain na ng Panginoon ang kanila pong pinagtuunan ng pansin. So yan ho ang isang bagay na kailangan nating alalahanin o balik-balikan dahil isa yan sa pinapaalala sa atin to get an only reward when we do things which is good to God and to other people like us. Now, makikita ngayon natin dito yung isang tao sa aklat ng gawa na si Lydia. Si Lydia po ay sa Acts chapter 14 to 15. Si Lydia po ay nakakilala sa Panginoon mula do sa pangangaral ni Apostol Pablo. At siya po ay naging kabahagi rin ng ministering ito ni Apostol Pablo. So doon ho ay simple lang ang ginawa nitong si Lydia. Matapos mangaral, inimbitahan na magstay sa home para po makapagpahinga, of course, ang mga lingkod ng Diyos. Dahil yan ay bagay na kailangan na ginagawa at kailangan gawin din naman sa mga lalo na sa mga missionary, sa mga dumadayo pa sa ibang mga bayan o lugar para mabigyan naman sila ng comfort as long they are serving the Lord God na Diyos din naman nila, Diyos din naman natin. Na tayo ay maging magkatuwang, maging partner na nagsusulong para maipalaganap ang salita ng Diyos. At sa ating kapanahunan, ganyan ang ating pong ginagawa sa ngayon. At yun ngang pagtanggap ng gantimpala ay hindi po matatapos yan.
hindi lang po dito sa lupa, maging sa langit po ay aasahan o tatanggapin natin ang mga reward na yan. As long as we have patient enough para po sa bahagi ng pagkapalaganap ng salita ng Diyos. Kasi kailangan natin ma-establish, kailangan natin may pangaral ang salita ng Diyos at ito ay makapagtatag sa bawat tao ng tunay na kaunawaan upang gawin ang mabuti at tanggapin ang gantimpala mula doon sa paggawa ng mabuti. At sa atin po, mga kapatid, nakikita natin ito. At sa istoryang ito, ayan po ang ating binibigyang daan na balikan natin yung ginawa ng Tsunamita na siya ay ginantihan ng pagpapala mula doon sa hindi niya inaasahan na kung saan ay bahagi ng pagganap o pagtupad natin sa tawag ng Panginoon sa ating lahat at sa gampani naman ng lingkod, mga lingkod ng Diyos ay yung gawin ito ng meron pong kasiyahan sa kanilang mga puso. At tayo, mga kapatid, ay nandoon sa ganitong bahagi dahil nakikita natin ang ating kalalagayan na magpatuloy na gumawa tayo ng mabuti at gawin natin ito upang lalo pa nating maipakita, maipakilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa atin po ngayong sitwasyon, sa panahon ng pandemyang ito, kung titignan po natin ang ating kaganapan ngayon, di po ba dumami ang mga paggawain? Bagamat ito ay nasa online video na katulad po ngayon, dahil nalimitahan tayo ayon sa pagsunod sa Bayanihan Hilas 1, nakita natin na hindi tayo napigilan. Tuloy at tuloy ang pagsasagawa ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos sa iba't ibang kapamaraanan na online ang ganitong pagkapahayag. Ang dahilan ay kailangan ganapin upang maipakalat pa natin ang paghahari ng Diyos sa bawat puso ng mga taong maniniwala o tatanggap sa Kanya at magpagharian sila sa kanilang buhay ng Panginoong Hesukristo. Dahil po dyan, hindi natin makakalimutan na yung paggawa ng mabuti ay kasunod matapos nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at yung paggawa natin na mabuti ay makatatanggap yan ng walang patid na gantimpala sa buhay natin ito. Kahit sa panahon po natin ito, alam natin po, ang salita ng Diyos ay magaganap. Mangyayari dahil tayo ay dapat na maging kabahagi ng Kanyang pagkakatawag na ipangaral, ituro ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Mga kapatid, mga magulang, bahagi po ng ating pong pag-aaral ngayon, pakikinig, ay ating pong itong pagbulay-bulayan. Ating pong isaisip na sa paggawa natin ng mabuti, merong kaakibat po na gantimpala o ganti ang Diyos sa lahat ng ito. Kaya po sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin at ating pong kilalanin na ang kabutihan ng Diyos atin ay hindi lang ngayon, kundi nagpasimula na ito noon pa man at ito'y darating pa hanggang sa walang hanggan. Tayo po ay sama-samang manalangin, dakilang Diyos. Papasalamat po kami sa oras na ito na kami ay ginabayan mo sa aming pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. Mula po sa pangyayari, sa kaganapan, Panginoon, ng kabutihan, mabuting gawa ng isang babaeng Tsunamita sa mga lingkod ng Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, ito ay
paraan ninyo para ipakita sa amin na kami ay maging kabahagi dito. Dahilan sa paggawa namin ng mabuti, alam namin ikaw ay may ganti. Kaya naman sa iyo kami ay nagpapasalamat na ang kapangyarihan mo ay hindi namin malilimitahan. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. At dahil dito, nakikita mo ang bawat isa sa amin at sa bahagi ng pakikinig at panonood namin sa online video ito, ay abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo maranasan namin na kami ay patuloy na gumawa ng mabuti at sa paggawa namin ng mabuting ito, lalong higit ang paggabaang pagsasagawa namin, ang pakikiisa namin sa pagpapalaganap ng iyong salita ay siyang maisaalang-alang higit sa lahat. Dahil diyan, Panginoon, nananalig kami na patuloy pong igagawad mo sa amin ang iyong ganti o ang iyong reward sa lahat ng magsasakatuparan ito. Maraming maraming salamat pong muli sa bawat isang nakipanood nga sa mga sandaling ito. Sa online video ang aming sinasagawa, ikaw po ang magbala sa bawat mga kasama, sa bawat mga kapatid, sa bawat mga kaibigan. Hayaan mong maparangalan ka namin at mapasalamatan ka namin sa buhay na aming pong dinatagmasa ngayon sa panahong ito ng pandemya. Maraming maraming salamat. Sa iyo po namin binibigay lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan. Kapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus kami dumadalangin. Amen. At amen.